Ang pagiging mabuting tao ay hindi lamang para makapagbigay ka ng malaking halaga sa isang charity, kung hindi, kahit sa simpleng paraan at pagtulong sa ating kapwa, at makapagsalba ng buhay ng iba ay higit na mahalaga kaysa sa pera. Araw-araw, oras-oras, ay maraming mabubuting loob na nangyayari sa buong mundo. Kaya sabay-sabay nating panoorin ang video ng mga taong may mabubuting kalooban. Pero bago natin sila kilalanin, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Ang kapuspalad na taong ito ay nakakaranas ng paglabo ng mga mata. Gusto niyang bumili ng salamin para sa kanyang mga mata, subalit $11 lamang ang laman ng kanyang wallet. How much you make today? $11. You made $11? $11. I bought a bunch of food. I'm starting, boss, because of you. So how much your glasses cost? $150 at Walmart. $150? Yes, at Walmart. Yeah? Yes. You gotta watch. 150 windows. Yes, I do. I'm not gonna stop. Don't stop, man. I'm gonna get that. I'm gonna keep on going till I get my job and a house. How about this? Boom. $500 for you. Go get a room, go get your glasses. I am tomorrow. I'm gonna get my glasses. Give me a fucking oh my god. Oh my god, bro. Ang babae naman na ito ay nasa isang jewelry shop upang ibenta ang kanyang singsing dahil sa matinding kagipitan. Ang kanyang nasabing singsing na ibebenta ay regalo sa kanya ng kanyang ina. Dahil sa kabutihang loob ng salesman na ito, ay binigyan niya ng pera ang babae, pero laking gulat niya at maging ng kanyang mga anak na pati ang singsing ay ibinalik sa kanya ng lalaki. Ang lalaki naman na ito ay bumaba mula sa kanyang sasakyan upang tulungan ang isang matanda na tumumba mula sa kanyang bike. Ang estudyante naman na ito na may karamdaman na colored blindness ay sorpresang binigyan ng kanyang guro ng isang salamin sa mata na may kakayanan na makakita ng kulay kapag sinusuot. So what do you think? Ang tao naman na ito ay aksidenteng lumusot ang paa sa pagitan ng tren at semento. Agad naman nagtulong-tulong ang taong nakapaligid sa kanya upang maiangat ang tren. Ang lalaki naman na ito, na sinasabing undocumented immigrant, ay pumunta sa France upang makipagsapalaran doon. Habang naglalakad sa kalye, ay nakita niya na may isang bata na malapit nang malaglag mula sa ika-apat na palapag ng gusali. Dahil dito ay hindi siya nagdalawang isip na akyatin ang fourth floor ng gusali upang mailigtas ang nasabing bata. Dahil sa video na nag-viral sa pagligtas niya sa bata, ay maraming naantig ang puso pagkatapos mapanood ang video. Maging ang presidente ng France ay humanga sa kabayanihang ipinamalas niya. Dahil dito ay pinagkalooban siya ng citizenship ng presidente ng France. Ang ilang kalalakihan naman na ito ay walang pag-aalinlangan at buwis buhay na inakyat ang nasusunog na gusali upang mailigtas ang natrap na matandang lalaki. Si Coco Johnson naman, na halos isang taon nakarotay sa ospital dahil sa malubhang sakit, ay binigyan ng kanyang mga kapitbahay ng isang sorpresang welcome parade party para sa kanyang pag-uwi sa kanilang tahanan. Ang guro naman na ito ay nadismaya nang sabay-sabay patayin ng kanyang mga estudyante ang camera, at ito ang sumunod na nangyari.
Ang mga kalalakihan naman na ito ay nagbayanihan upang iligtas ang isang babae na natrap sa loob ng sasakyan dahil sa rumaragasang tubig. Ang driver naman na ito ay iniharang ang kanyang motorsiklo sa mga dumarating na sasakyan upang makatawid ang isang matandang babae. Ang lalaki naman na ito ay natupad ang pangarap na makasakay ang kanyang idolo at ito ang sumunod na pangyayari. Pero sa mitos pwede terminar yung mga publikasyong papir. Yung aso mo manitas, sige parte tare, rado parte mo. Ang lalaki naman na ito na may mamahaling kotse ay tinulungan ang isang matanda na hirap sa paghila sa kanyang kariton. Ang lalaki naman na ito ay walang pasubali sa pag-akyat sa gusali matapos makita ang isang matandang babae na malapit ng mahulog. Ang grupo naman ng mga tao na ito ay tulong-tulong na umupo sa harapan ng kotse upang sa gayon ay mapigilan ang pagbagsak ng nasabing kotse sa tubig. Ang babae naman na ito ay pinakisuyuan na isang lalaki na putol ang isang kamay na itali ang trintas ng kanyang sapatos. Bilang ganti sa tulong na ginawa ng babae ay nilagyan niya ng pera ang bag nang hindi alam ng babaeng tumulong sa kanya. Ang guro namang ito, habang nagbabasa at nagsasalita sa isang school assembly ay bigla na lang nakita ang pangalan ng kanyang anak sa kanyang binabasa na isang sundalo na kaasay ng ilang buwan na sa malayong lugar. Ang babae namang ito ay binuhat ang isang batang pilay upang makatawid sa kalsada. Ang lalaki namang ito ay iniligtas ang isang lalaki na hindi napapansin ang paparating at rumaragasang tren buhat sa kanyang likuran. Ang sundalo naman ito ay sinupresa ang kanyang nobyo na matagal nang hindi nakikita dahil sa naka-assign siya sa malayong lugar. Ang babae namang ito ay aksidenteng pumailalim sa isang kotse at agad namang nagtulong-tulong ang mga taong nakapaligid sa kanya. Ang babaeng buntis namang ito ay inabutan ng pagsakit ng tiyan at agad sinaklolohan ng isang lalaki, subalit karamihan ng kanyang pinara na sasakyan ay hindi sila hinihintuan, hanggang may isang tao na huminto at agad sinakay ang nasabing buntis. Nang makita naman ng mamang ito ang isang aso sa kalye ay agad niya itong kinumutan. Ang isang football player namang ito ay nawala ng malay at agad namang siyang tinulungan ng kanyang mga kasama sa sport. Ang 73 taong gulang naman na matandang lalaki na ito ay nahuli sa violation na overspeeding pero di kalaunan ang kanyang violation ay pinawalang bisa ng judge dahil napag-alaman nila na ang dahilan ay dahil dinala niya sa ospital ang kanyang 63 taong gulang na anak na may malubhang sakit. You are a good man. You really are what America is all about. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli nating kwento.